higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, a partner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Kabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Magandang hapon mga kapartners mula Luzon, Visayas, Mindanao. 15 araw na lamang po at Pasko na. Disyembre 11, 2020. Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras. Kaninang kausap po natin si Lieutenant Colonel Rogelio Gabe. At sa mga nagtatanong kung bakit nakakatutok po tayo o tinututukan po natin ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, ang Sultan Kudarat at iba't ibang lugar dyan sa Mindanao. Dahil nga po, uulitin ko, kapag nababanggit kasi ang mga lugar na yan, pagdating po dito sa Luzon, pagdating po sa Mega Manila, iisa lang po ang nasa isipan ng ating mga kababayan na napakagulo ang lugar na yan. Ngayon, yung mga iniuulat ng ating mga field reporters, katulad na lamang dyan sa bayan ng Patikol sa lalawigan ng Sulo, na kapag nababanggit po noon ang bayan ng Patikol, alam ho natin na dating kuta yan, pinagtataguan or kuta talaga ng mga Abu Sayyaf at nagiging war zone po yan. Dyan po nagkakasagupaan ang mga kasundaluhan at mga Abu Sayyaf. Pero ngayon po, dahil po seryoso ang ating pamahalaan, seryoso ang ating gobyerno na tuluyan ng wakasan ang problema sa insurhensya at terorismo, ngayon yung dating war zone, yung dating pinaglalabanan ng mga Abu Sayyaf at mga kasundaluhan, dyan po sa Patikol, Sulo, ay nagmistula na pong mga sports complex ang andyan, nagmistula na hong mga magandang tanawin at nakabalik na po ang ating mga ilang kababayan na mga tausog na laging umaalis na mga nagbakwit dahil po sa kaguluhan na nangyayari po sa kanila hong bayan. Ngayon po talaga hong makikita ho natin ang tunay na kapayapaan. Kaya nga po, nung atin pong ma-interview yung tourism officer po ng lalawigan ng Sulo, ay iniimbitahan po nila ang Matang Agila, iniimbitahan po nila tayo na pumunta sa kanilang lugar, pumunta sa lalawigan ng Sulo upang mapatunayan na yung mga nire-report ng ating mga Matang Agila patrollers ay magawan natin ng dokumentaryo at mapatunayan mismo sa ating mga mata at makita na totoo po na nagkakaroon na ng kapayapaan, totoo po na yung war zone dati na dyan sa bayan ng Patikol ay isa na hong bagong lugar na damang-dama na ang kapayapaan, damang-dama na ang kagalakan, damang-dama na ang kasiyahan ng bawat magpapamilyang nagbalik sa kanilang bayan pagkatapos ang ilang taon ng kanilang pagbabakwit dahil po sa paulit-ulit na bakbakan, paulit-ulit na labanan dyan po sa bayan ng Patikol. Ngayon po ay isa na hong napakaganda at napakainam na bayan ang Patikol.